Ang Project Feb-14 ay isang kwentong naghahatid ng maraming sensitibong issue. Tulad ng pagpapakamatay, pang-aabuso, at karamdaman sa pag-iisip. Dahil may mga eksena at lengguwaheng nakababahala, hindi ito dapat pinapanood ng walang responsableng paggabay. Hindi ito para sa mga bata. At sa mga manonood na maaaring may impluensya ng tema sa maling paraan. Nais ng Project Feb-14 na magbigay daan sa mahalagang diskusyon tungkol sa mental health. May parating sa nakararami na ang tamang impormasyon, komunikasyon, pang-unawa, ang mabisang paraan upang harapin ang isyu ng mental health. Sa mga nangangailangan, makipag-ugnayan sa crisis line para sa libre, tama, at sapat na tulong. Hindi kayo nag-iisa. Ay, talaga magpakita, oh. Sige, nabahala ka na dyan. Bukas na lang. Alam mo, promise, ikaw yung unang kachat ko na makakita ng pagmumukha ko. Basta wala nang atrasan sa Feb-14, ha? Gagawin ba talaga natin sabay? Ayaw mo na? Pwede ko na tayo magkita. Solo na lang akong papamatay. Hindi. Makariyak naman to. Sige. Feb-14. Hindi ko na kailangan basahin ito. Kilala na kita. It's a small industry. Cody Liwanag. Award-winning documentaries at age 26. Cody, ilang kumpanya nang inapplyan mo bago kami? Yung totoo? Ito, sir. And none of these companies, hinire ka. Sayang. Why did you have to do that to that schizophrenic girl? Naku, madalang nang umuwi ng Pampanga yan si Cody eh. Sobrang busy sa Manila. Alam nyo, iba talaga yung ginabayan yung pagtanda ng isang bata. Lumalaking responsable. Charlie, matapik mo ang mga yan. Tinitignan ko lang po, Nay. Napanalunan lahat siya ni Cody, no? Solid siya. May New York po siya. Ay, Cody! Aha. Anak, halika yung pa mo. Itsura ko kayo. Buti nakauwi ka. Tamang-tama, namili ako ng lamang tubig. Pagluluto kita ng paborito mo, ha? Sinigang na sugpo. Ingat kayo sa pag-uwi, ha? Bye-bye, Cody! Bye. Ang bata ka? May bisita, tatahi-tahimik ka? Tapos dumating ka rito, hindi ka nagmano sa akin, ha? Ganyan ba kita pinalaki? Wala pa rin po akong trabaho. Hindi pwede ganyan! Bata ka,
Naubo siya. Nagulat tuloy yung drawing niya. Hoy! Peke lang to! Ani? Paano mo nalaman? Naramdaman ko lang. Ayan, wala nang maskara. Na-disappoint ka, no? Cute mo kaya? Pangil ba yan? Iba nga, aswang ako. Gwapo mo namang aswang. Pasensya na kung di nung kaganda ka doon sa bahay ni Tarlac. Anong kala mo sa amin mayaman? Satanista ka yata eh. Aswang nga. Eh, role-playing lang naman ah. Ako, anong role ko dito sa mundo mo? Eh, di ka sinta na aswang. Aray. Ang sabi ko sa kanila, outing kasama yung kaklase ko ng elementary. Baka tumawag sila sa kaklase mo. Wala naman silang number nun eh. Pero grabe yung outing na yun, ha? 2 weeks? Buti eh, napaniwala mo yung mama-papa mo sa ganun. Ang paalam ko isang linggo. So, uuwi ka muna pagkatapos ng isang linggo? Hindi. Bahala silang maghanap. May kita na lang nila ako sa balita. Cody? Cody! Cody, dami mo na nainom, ah. Ani? Si Ani nga pala, ibig ako galing Tarlac. Si Cody. Kalaro ko, bata pa lang kami. Basta. Hi. Parang alay naman ng agwat ng edad niyo para maging magkalaro. Ah, PC games. Starcraft, walang kubas! Diba? O, bakit nandito ka? Ay, Ani, alam ba? Sikit na sikit na reporter yan. Napakagaling yan. Daming award niyan, eh. Hindi ako nanonood ng TV eh. Cody, ano nga pala ang channel nung docu? Cody. Uy! Cody! Bakit di na lang kasi natin siya hinatid sa kanila? Kilala ko yung nanay-nanay ni Cody. Hindi matutuwa yung kapag nakita siyang ganito. May tsura din pala, no? Ha? May tsura din pala siya, Kako. Pero mas pogi ka pa rin. Crush na crush mo talaga ako, no? Siguro kahit walang bayad, pare chat mo sa akin. Ang kapal mo. Ika nga dito. Naman dito? Bakit? May makakita ba? Teka.
Tang ina! Ano ba yan? Po. Tabi mo na ngayon. Anong klase kang aswang takot sa halimaw? Minsan iniisip ko ba tayo pinagtalpo ng Diyos? Baka aksidente na. Baka. Sa Feb-14, ha? Diyos na masunog ang bahay niya dahil gusto niyang pagbigyan ng hiling ko. Tita Glo, naririnig niyo po ba yung kumakanta? Ha? Nakikita niyo po ba yung patak ng dugo sa sahig? Wala naman na. Pero Tita Glo, bakit ako po may nakikita? Bakit po? Tama na! Tama na! Ano lang ang sasabihin ng mga tao sa akin na hindi ko kayang tumayong magulang mo? Sambanggit pa! Sambanggit pa! Sige ka! Andito nga po, kitang-kita ko po eh! Kuya! Gandang umaga. Gandang umaga. Kwarto tour ng parents ko. Pinabakante ko na para sa February 14. Sa gabi ng Valentine's, ipapatong natin dyan yung phone. Tapos mag-live broadcast tayo sa lahat ng social media. Tapos pwesto ka dito, tapos ako naman dito. Para makita tayo parehas. Tapos ito yung background natin. Pwede nakikiss tayo. Binibigat ng bulaklak, chocolates. Basta ang point, isipin ng mga viewers na girlfriend kita at boyfriend mo ako. Nag-celebrate ng Valentine's. Tututukan natin ang baril ang isa't isa. May baril ka na. Nag-order na ako sa kontak ko. Tapos, magbibilang tayo ng 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Tapos, viral na tayo. Di ba? Ano? Tapos pag nakita nila mama at papa yung balita, sigurado magpapanik sila. Tol, sensya na kagabi ah. Hindi talaga ako lasenggo.
At salamat sa pagpapatuloy sa akin dito. Lakas yun. O, dyan ka na lang. May dumi ba sa mukha ko? May nakikita ka ba ngayon o naririnig? Ani? Aki! Sorry, Cody, ah. Nakita ko sa kanya kagabi yung kondisyon mo. Schizophrenia. Curious lang ako. Actually, pinakikita ko ngayon sa likod mo. Parang anghel. Nasisip na lang talaga niya yun. Wala talaga. Astig. May sinasabi yung anghel. Meron ka daw mission sa mundong to. Actually, kasama ka, Briggs. Kayong dalawa. Kapag natupad niyo daw tong mission na to, makikilala kayo sa buong mundo. Huwag nyo lang ako pansinin. Hallucinations ko lang yan. Ano nangyari dyan sa ilong mo? Style daw niya yun eh. Weird, no? Aray! Yummy kawaii? Alam mo yung yummy kawaii? Yummy... kawaii? Fashion subculture sa Tokyo. Inahalo yung imagery ng cute sa imagery related sa death, mental illness, depression, at... Suicide! Suicide. Baka si mga trip talaga na ito, kakaibay. Yung aswang-aswangan mo, hindi yun weird? Bakit? Alam ba, may siya magpanggap na aswang siya? Wala, cool kaya yun. Kaysa naman sa yummy-yummy kaway-kaway mo, o ano yun? Pangalan ng pagkain? O... Hindi, yun sa'yo yung hindi cool. Aray! Para na kayo mag-asawa, no? Dala ko pala yung camera ko. Maka gusto nyo, eh. Photoshoot ko kayo dito. Game? Game! Gusto ko yun! Prenup, ah. Ang galing mo talaga, Cody. No, kumaroon ako ng video. Naroon niyo. Astig! Pwede ko ma-upload yan? Eh, dinalaman nilang wala ako sa outing. Oo nga, no? Sayang. Sayang talaga. Hindi mo ba sinabi sa pamilya mo totoo? Bakit? Ah, sorry. Nandiyan lang ulit yung anghel. Binubulong niya na... plano niyo daw magpakamatay sa Feb-14? Nang nakabroadcast live sa social media? Totoo ba? Cody. Si... totoo. Ano? Sigurado ka ba na yung anghel yung bumubulong sa'yo? Naisip ko tuloy kung yun yung sinasabi niyang mission kanina. Tama na. Kiniklubuto na ako. Briggs. Hindi random yung pagkikita natin kagabi. May purpose yun. Yung plano niyong gawin, pwede ko yung gawin ng documentary. Boy and girl, meet up, both with issues, live together as they wait for Valentine's Day, the day they're gonna destroy themselves in front of the netizens. Now I understand what the angel's trying to say. Ano yun? Ipapalabas mo sa TV? Hindi ko alam kung saan makakarating. Cody, medyo parang... No, think about it. Kill yourselves live. Okay, sige, mag-viral yan. Mag-uusapan yan. But for how long? People are going to forget your video the moment another video goes viral.
Pero pag docu, you're not gonna be another low-res trashy video on the internet. You're gonna be timeless characters in a real-life story. You're gonna be pieces of art and send a message across the world. Riggs, Annie, this is why fate led us together. This is our purpose. Death, sex, schizophrenia, ilan lang yan sa mga mabibigat na tema na narinig natin dun sa episode na napanood natin. Kaya gusto natin maintindihan ano ba yung nakita natin. Kaya kasama natin ngayon, Dr. Randy Dalyosa and Dr. Francine Bofill. Thank you very much for joining us. Itong project na to, Project Feb 14, talagang created vision ito ng ating director na si JP Laksamana. So, minabuti ng Dreamscape Digital, ng iWant na magkaroon ng diskusyon na ganito para matulungan tayo maintindihan yung ugali, pinagdadaanan ni na Annie, ni na Cody, ni na Bricks. Sa start, sinabi ni Direk na gusto niya mag-raise ng awareness sa mental illness. The word depression kasi madali na siyang ginagamit ngayon. Kung nanonood ako nito, baka ako or baka may kakilala ako, ano ang mga sintomas, signs, na baka may pinagdadaanang some sort of mental health issue? Yes, you know what? We have to see the whole person. So, usually what we assess is the sleep patterns, the appetite, the mood, the motivation, the energy level, the mindset, yung focus, concentration, thoughts of death or suicide. Yes. So all of that we have to take into consideration, pati na how the person relates to others. So when we talk about mental illness, it's not just about the mind, it's about how the person deals with his or her whole life. But then also, focus ka rin yung function niya. If she's a student, nakakapasok pa. Pag pumapasok, becoming an autopilot. Okay. Yung parang pumapasok ka, pero parang walang saysay. So, hindi ko sinasabing may mental illness agad yun, ha? Mahaba pa ang proseso. Yes, yes. Pero ito yung mga senyales na maaaring sabihin mo na, ay, bigyan mo ulit ng atensyon ang mga kaibigan o kapamilya mo. Schizophrenia. Yun ang pinangalanan na isang mental illness na napanood natin na yun ang kondisyon ni Cody, played by JC Santos. Nakita natin, may nakikita siyang mga hallucinations, but what is schizophrenia, Doc? Well, schizophrenia is a major psychiatric disorder. Yung isang sanhi ng condition na to ay isang dopamine imbalance sa brain. Okay. So sa utak natin, merong mga chemicals, ang tawag doon mga neurotransmitters, and kapag na-imbalance yung dopamine, schizophrenia yung nangyayari. Anong nagko-cause nun, Doc? Oh, you know, the first thing that we think of is probably it's a genetic thing. Okay. So a parent with schizophrenia might have a child with schizophrenia rin. Ano yung signs na schizophrenic ang isang tao if ako, pinapanood ko siya? Basically, I could say yung sa scene na sinasabi niya na may nakikita siya, tapos hindi nakikita. And then another also yung sinasabi niya na may naririnig siya na kumakanta. So yun, we call it of course the auditory at saka yung visual hallucinations. Yes. Kumbaga, pag ini-explain ko to sa mga tao, ang schizophrenia, yung ito yung nawawalan tayo ng in touch with reality. There are things that we don't see, or rather we see that others don't. So, may connection ba yung traumatic na nangyari sa mental illness? May connection ba yun usually? Yes. So, probably what happened with Cody is that meron na siyang tendency or risk for schizophrenia, and then yung mga nangyaring traumatic, ito yung mga naging triggers. And then, dahil nagpapatuloy yung mga triggers na to, sila na rin yung nag-aggravate o nag-worsen ng condition niya. Siyempre, hindi na matatouch nung episode or nung any story, pero agree talaga kay Doc na possible na long before pa. Kasi nga, sabi natin yung factor ng genetic and then nag-trigger. Kaya talaga, all factors, the familial, the environmental, the genetics, yung overlapping na ito sa sinasabi nating content ng mental health natin, no, all na kay Cody, naapektuhan lahat. Kaya
hindi ko naman sinasabing yun talaga ang nangyayari, pero kawalan din ng psychological attention sa pinagdadaanan niya. Really, kawalan ng support. Support, both professional and even the familial. Kapag nangyari yan sa totoong buhay, kunyari meron ng kapamilya, kaibigan, na lumapit sa akin at sinabi may nakikita siya na hindi ko nakikita, ano yung dapat kong response sa ganun? As I've always said talaga sa lahat ng clients ko, I listen. Siguro basic lang yan eh. When someone tells you, even if you're not agreeing, hindi ka naniniwala, makinig ka. Kailangan para sa akin, pakinggan mo. Pag may kliyente ako nagsasabi, Dok, katabi ko. Ganyan. Dok, ito po, kaibigan ko po siya. And then I ask for the name, I ask what she hears, what she sees. Because it also creates a safe place for the client. Kasi pag ginawa mong tabu na, ay, bawal sabihin, hindi pala pwede, paano ka makakatulong kung mismong pagsabi niya, nag-open up na siya eh, isinasara mo na o binablock mo na. So sa akin, basic, makinig, magtanong. Pero paano yun, Dok? Usually talaga ang reaction natin kapag sinabi mo nakita, ano ba? Tumimik ka nga? Or sira ulo talaga to? Di ba yun ang instinct mo, yun ang masasagot mo? Paano natin mababago? Ang hirap. Right. Dahil bata pa si Cody. Oo, nung time and, na nangyari. Right, yun, and he was seeing things, hearing things. Posibleng isipin natin na ano, fantasy lang siya. Di ba? Because children naman have, you know, invisible playmates, things like that. The thing here is to observe, you know, and monitor kung nagpapatuloy. And then, it's important na merong open communication eh. Yung bonding, para hindi siya magpipigil na mag-share. Kasi yan ay isang common problem na nakikita ko. Madaming bata na natatakot o nahihiya o ayaw mag-open up sa magulang dahil sasabihin na, ah, nag-arte ka lang. Ganon. Ano yung advice niya sa mga magulang kapag lalapit yung anak sa kanila tapos may sasabihin na, kung ano man, malungkot ako, depressed ako, may nakikita ako. Actually, ako gusto ko sana maisip na hindi lang tuwing lalapit. Yung magkaroon ng environment talaga na it's gonna be like a routine. You sit down with your child. Alam ko, siguro nga sa dami ko rin na na-meet, no? Napaka-idealistic. Ang mundo natin ngayon, society natin, both parents are working and all. But nothing beats kasi the communication that is regular. Ang dami pang issue na pag-usapan. Pero syempre, pag mas mapanood pa natin ang mga episode, mas makikilala natin at mas malalaman natin yung kwento ng ating mga characters. Pero syempre, para sa mga taong medyo mas curious dun sa pinag-uusapan namin, kung sa pakiramdam nyo kayo may pinagdadaanan or may kilala kayo na may pinagdadaanan, nandyan po makakatulong ang crisis line para magbigay ng libre, ng tama at sapat na tulong.